Ikadalawamput-tatlo ng Abril, Martes sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan. At may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo. Nasa may ulunan ang isa at ang ikalawa na may nasa may paanan ng kinalagakan ng bangkay ni Jesus. Sinabi sa kanya ng mga iyon, "Ale, bakit ka tumatangis?" Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya inilagak." Pagkasabi niya ng mga ito, tumalikod siya at nakita niya si Jesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ale, bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo?" Sa pag-aakala niyang iyon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung kayo ang nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko siya." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko, "Rabboni," nang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo na akong pigilin sapagkat hindi pa ako nakaaakyat sa aking ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila, paakyat ako sa ama ko at ama niyo, sa Diyos ko at Diyos niyo." Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, "Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Nakita ko ang Panginoon." Masasabi nating mapalad si Magdalena. Nakita ng kanyang mga mata ang muling nabuhay na si Jesus. Subalit huwag nating iisipin na siya lamang ang maaaring makakita kay Jesus. Hindi lamang ang mga mata ang maaaring tumingin at makakita. May gayon ding kakayahan ang ating puso. Maaari din nating sabihin na nagpapakita sa atin si Jesus kung nararanasan natin ang kanyang presensya, kung laman siya ng ating puso at isipan. Dagdag dito, makikita rin natin siya sa katauhan ng ating kapwa, sa mga nagmamahal sa atin at lalo na sa mga nangangailangan ng ating tulong. Buhay si Jesus sa katauhan ng ating kapwa. Pero una sa lahat, dapat munang buhay din siya sa katauhan natin. Pagsasagawa, tingnan mo ang mukha ng mga taong nakapaligid sa iyo. Tingnan mo ang katabi mo sa bus o sa simbahan. Sila ang mukha ni Jesus. Napapansin mo ba?